So, ang una nating bandaging technique na gagawin is top of the head at saka side of the head injury. So, kailangan natin ng clean gauze and triangular bandage. So, ang technique natin na gagamitin sa triangular bandage is tinatawag na open face. So, unang gagawin is, ilagay ang gasa sa may ulo, taas. Kung ang ating victim is conscious, pwede mo pahawakan sa kanya. Sir, pakihawakan po. Then next, bago mo siya ilagay sa ulo ng victim, kunin mo yung pinaka-base ng triangular bandage. I-fold mo siya kahit 3 times. 1, 2, 3. Then next, i-place mo siya. Isa, tanggalin niyo po. I-place mo siya sa may pinakataas ng kilay ni victim. Then next, kunin mo yung dalawang side ng triangular bandage. Then next is, gagawa ka ng tinatawag natin na square knot sa may likuran. So, pagkukrosin mo siya, right, over left. The next is left, over right. Pwede mo siyang hatakin ng dahan-dahan para siya ay mag-tension. Then, para maging malinis yung ating dressing sa bandage, ipasok mo lang siya doon sa loob. Okay. Sir, mahigpit po ba? Maluwag? Okay, sakto lang po. Okay, time to time, tatanungin niyo si victim. Kasi pwedeng maipit lalo yung kanyang sugat. So, yan po yung ating top of the head and side of the head na bandaging technique. So next, bandaging technique is front and back of the head injury. And pwede rin siya sa mga burns. So first is kunin yung apex, then yung base ng ating triangular bandage. So patin muna dito sa side ng ulo si victim. Kailangan is kahit mga 2 to 3 inches ang taas. Then gawa ka ng overhand na. Then, ilagay mo siya sa may ulo na ni victim. Kung si victim ay conscious, pwede mo instruct na, sir, pakihawakan po ulit. Dito sa may overhand na. Then, kailangan ipa-place mo yung 2 fingers ni victim sa may chin niya. So, ang purpose nun is para pag ni-wrap natin yung triangular bandage, hindi siya masakal. So, dapat ito is not too loose and not too tight. Fold mo lang sa may likod. Pataas ng 3 times, 2, 3. And next is sa harap. Okay? Cross mo lang siya. Then after yung cross, kailangan dito tayo sa may gilid magtatali. Why? Para if ever na humiga si victim, is comfortable pa rin siya. Walang uncomfortable feeling dito sa may pinakabatok niya. So the same knot, right over left, left over right, which is square knot. Then, proper dressing, lagi sa may gilid. The next is, sige sir, tanggal na po. Ipasok tong overhand knot natin sa may pinakaloob ng ulo ng victim. Then, ayusin lang ang dressing. So, ito na po yung ating pangalawang bandaging technique sa head na front and back of the head. Next, bandaging technique sa ating head is ear, cheek, and jaw. So, ang ating gagamitin na cravat is the narrow cravat or three-fold cravat. So, ang una, kung ang ating affected side is ang ating left ear, kunin mo yung pinaka-center ng ating narrow cravat. Doon mo siya ilagay. Then next, padaanin sa may baba, sa ulunan. Then, dito mo siya pag-focusin sa may pinaka-taas ng ear. Okay? Para pumantay siya dito sa may head part. Then next, dito tayo mag-lock sa may affected side para dagdag na compression sa may injury. Then ganun pa rin ang lock. Square knot. Right over left, left over right. Then itago yung mga protruding, tutulog. So, ito na po yung ating pangatlo na bandaging technique, which is the ear, cheek, and jaw.
So next bandaging technique is bleeding injury or neck injury. So ang gagamitin natin is the narrow cravat or triple cravat. At lalagyan natin ng padding. So first, kung siya ay bleeding neck injury, kailangan meron tayong clean gauze. So kung si victim is conscious, pwede natin sa kanya pakawakan. Sir, pakihawakan po. The next is, kunin ulit natin yung center ng ating narrow cravat. Ilagay natin dito sa main neck niya. Next is, kailangan pag-crossin mo siya and padaanin sa may kilikili. Next is, mag-lock ka ng square knot. Yan ang parting sa may kilikili. Para hindi masyadong masakit kay victim. Sir, mahigpit po ba? Balog po ba? Sakto lang po. Okay, ito na po yung ating bandage technique pag sa neck or bleeding neck injury. Next bandaging technique is bleeding forearm. So, dito po ang injured part ni victim. Kailangan natin ng manual pressure. Itong ating clean gauze. So, next is gagamit rin tayo ng trifold cravat or narrow cravat. Ang first na gagawin is kunin mo yung pinakagitna ng ating narrow cravat, then i-place mo siya dito sa may injured part ni victim. Then next is gagawa ka ng magkabaliktaran na number 4. Next is sa kabila naman. Instruct mo si victim na gumawa ng manual pressure sa kanyang sugat. Sir, pakituunan po yung injured part. So, one by one siya. Ikutin mo siya. The next is yung kabila naman. Kung saan papunta yung ating number 4. Then, dito tayo maglalagay ng lock ng square knot sa may injured side for dagdag na pressure sa sugat. Then, instruct mo ang patient na elevate ang kamay para mabawasan ang kanyang pagdurugo. So, next bandaging technique is improvised tourniquet using our narrow cravat or triple cravat. So, maliban doon, gagamit tayo ng pentel pen. So, if ever nasa labas tayo, pwede naman yung mahabang stick or yung mga tree branch. Basta siya ay matigas. So, if ever na hindi pa rin nag-aampat ang pagdurugo ni victim, pwede naman tayo gumamit ng manual pressure do sa pulse site. So, nandito siya sa may arm, pwedeng dito sa may brachial pulse. If ever na hindi pa rin tumigil at dugo pa rin siya ng dugo, doon na tayo gagamit ng improvised tourniquet. So, first, kailangan po muna natin na maggawa ng square knot. Then, ilagay si pentel pen sa may gitna. The next po niyan, higpitan. Ikutin sa desired na higpit. So sir, mahigpit na po ba? Isa sa baba at saka isa sa may taas, yung tail end ng ating square knot. Then kailangan, pag-crossin mo siya and padaanin mo sa may baba. Doon tayo maggawa ng square knot lock. So, every 15 or 30 minutes, mag-check tayo ng PMS ni victim. So, pulse, motor, sir, igalaw nyo po. Sir, nararamdaman nyo po ba? Okay. Then, ipa-elevate mo yung affected side
ni victim, which is itong kanyang arm. So ang next nating bandaging technique is arm sling. So kailangan natin ng triangular bandage. So open face ang gagamitin natin. Ang ating affected side is yung kanyang right arm. Itong siko. So sa apex, dapat nakatapat mismo sa may siko niya. The next, instruct ang victim na itaas ang kanyang arm. Then, tupigin ang triangular bandage sa may face side hanggang sa may sukat na nakalabas ang kanyang ladaliri sa kamay. Next po nito, dalihin ang isang side ng triangular bandage dito sa may taas. Then dito ka magagawa sa may gilid ng square knot. The next, yung pinaka-apex, ikutin. Then gumawa ka ng overhand knot. Next is maglalagay tayo ng swathe. So kailangan natin ng isa pang triangular bandage na tinatawag na narrow cravat. So the same process, dapat sa may gilid pa rin tayo maglalagay ng swathe. Then para sa dagdag na comfort ni victim, pwede tayong maglagay ng mga paddings. So, ito na po ang ating arm sling. So, next is chest bandaging. So, ginagamit ang chest bandaging pag meron siyang burn sa chest or wound sa chest. So, gagamit tayo ng open face na triangular bandage. So, apex, nandun sa mayroong affected side. Next na gagawin is ipo-hold, papaloob, same triangular bandage, yung base part niya, hanggang sa may chest ni victim. Then, gagawa tayo ng square knot lock. Dapat, before ka mag-lock, instruct mo si victim na mag-inhale ng malalim. So, sir, inhale po kayo. Next is gagawa na square knot. So ito po ang ating chest bandaging. So next is underarm sling. So ginagamit ang underarm sling pag merong fracture ang ating victim sa kanyang clavicle. So, the same process ng ating underarm sling, ilagay itong apex sa may siko na part ni victim. Then, itaas ang kamay ni victim sa kanyang dibdib. Itong base part ng ating triangular bandage ay tupigin natin hanggang sa lumabas ang mga daliri ni victim. So, next, itong isang side ng triangular bandage papadaanin sa may kilikili ni victim kapunta sa may likuran. Then the same process, magagawa tayo ng square knot. Then, maglalagay ulit tayo ng swathe. So bago tayo maglagay ng swathe, siguraduhin na instruct sa victim na huminga ng malalim. Saan na po kayo? The next. Then maglalagay po tayo ng paddings. And nakalabas itong mga fingers para mag-check ng PMS. Pulse, motor, and sensation.
So every 15 or 30 minutes, kailangan mag-check po tayo. So ito po ang ating underarm spin. So next is abdominal bandaging. So ginagamit po ito if ever na merong sugat ang ating victim sa kanyang abdominal part. Example, ang sugat niya is dito sa may gitna o meron siyang tinatawag na dehiscence o evisceration na lumuha ang kanyang laman sa tiyan. So gawin mo lang, gagawa ka ng 1 fold cravat or broad cravat. I-place mo siya sa may gitna ng gagawa ka ng square knot na lock. So, ito na po ang ating abdominal bandaging. So, nag-up siya na para rin isang binder sa tiyan. So, next is impaled object sa may leg. So, wag na wag pong tatanggalin ang impaled object sa kahit anong part ng katawan dahil magkakos ito ng much further injury or bleeding sa ating katawan. So, kung marami tayong clean gauze, pwede pong yun ang ating gamitin na pang bulky dressing. Pero dito, triangular bandage muna ang ating gagamitin. So, instruct si victim na hawakan na maigi ang impaled object. So, sir, pakihawakan po dito sa may tip. So, mas mataas na bulky dressing, mas maganda para ma-stabilize natin na maigi yung impaled object. Next, nagamit tayo ng dalawang narrow cravat. Umpisa is dito sa may pinakababa, then pataas. Gagawa po tayo ng square knot. So, yan na po yung ating bulky dressing sa impaled object sa leg.